Sabi ni daddy ko noon, kamukha ko daw si Mona Lisa. Mm. Hindi ko matanggal yung mask ko. Katapos ko lang sa appointment ko dito sa ano, sa derma. Kaya, eto, marami akong mga gamot. Okay, naka-sale siya. Eto yung kukunin ko, tapos ito. Everyone, welcome back to my channel. Welcome to the vlog, and I'm Dean, and please don't forget to, of course, like and subscribe if you are new to my channel. And for those of you who are already my subscriber, pagpasensya nyo na, medyo matagal na wala tayong upload. Maraming salamat sa mga subscriber ko na nanonood ng aking vlog. Today's vlog, I will just update you guys for our life here in Qatar, our current status, mga kaganapan dito sa Qatar. And to know more about our lives here in Qatar, our current situation here, just keep on watching. But please, before that, please don't forget to subscribe. Okay guys, so yun na nga. Today is Thursday and I'm going to the office. So later, sasama ko kayo, meron tayong pupuntahan. But right now, pupunta muna tayo ng office. Magtrabaho muna tayo. And beside me is my husband, Erwin. So, si Erwin, makikita niyo siya mostly na sa aking vlog. Isasama ko siya soon. So, hopefully, mayroon tayong mga vlog in the following days or weeks. So, yan. Update lang dito sa Qatar. We are okay. We are still following the strict compliance of wearing mask. But if you're in the car with your family, you can remove your mask. Pero syempre, pag mayroong ibang tao, you still have to wear mask. Especially sa public places, you are not allowed to remove your mask kasi nga, meron silang fine which is 2,000 riyals. So, wow! Mahal yun. Magkano na yun sa pesos? Nasa more or less 30,000 na yun. So, if you are going to mga malls, never talaga na tanggalin yung mask. So, lumabas lang yung ilong nyo sa mask and matsyempuhan kayo kasi mayroong mga civilian na umiikot sa mga public places dito. Eh, talagang mahuhuli kayo at magbabayad kayo ng 2,000 riyals. And for those sa mga public places, we are allowed maximum, I guess, not 30 persons, vaccinated people. So, but kami, hindi pa rin kami talaga lumalabas or gumagala sa mga crowd kasi nga nakakatakot pa rin. Although, mababa naman yung case dito sa Qatar. What I like about Qatar is the strict compliance, the protocols that they implemented during the pandemic. Talagang maganda, hands down sa Qatar, maganda yung kanilang pandemic or COVID-19 protocols, and strict talaga sila sa kanilang implementation. And of course, when you're coming here in Qatar, if you want to stay here in Qatar, sa lahat ng mga residents dito sa Qatar, they are implementing, or you should have that ETRAS application in your phone. You cannot stay in Qatar if you don't have that kasi dyan nakalagay yung inyong health status. So, papakita ko sa inyo later kung how it works. Kasi nakalagay dyan if you are fully vaccinated, if you are under quarantine, or if you are positive. So, sa mga restaurants dito, you are not allowed to dine in if you are not fully vaccinated. Chine-check before ka papasok sa restaurant if you are fully vaccinated. So, yun yung isa sa mga magandang rules dito sa Qatar. Fina-follow talaga. Gyms are open but limited person. Pwede kang pumunta for exercise outdoor. You can remove your mask but of course social distance pa rin. And kami, ako pag mayroong tao talaga sinusuot ko yung mask. If you are positive or you are infected with the COVID-19, talagang they take care of you and it's all free. So also
vaccinations are free. Kaya most, parang nabasa ko is 2 million na ng residents dito is fully vaccinated. And also parang sa 2 million na yon fully vaccinated and one dose of vaccine. So talagang in-encourage nila yung mga tao dito na mag-vaccine. And I think, 14 years old already vaccinated here. Yeah, they started sa mga teenager na rin. So yun, marami, maganda yung kanilang implementation. And ano pa ba? So baka may nakalimutan ako, pagpasensya nyo na. I'm not a government affiliated person. So yan yung mga nabasa ko lang din sa mga updates dito sa Qatar and sa aming experience. So yes, so hopefully na nagkaroon kayo ng idea. For those of you na gustong pumunta dito sa Qatar, we are safe here. Safe po dito. And sana sa Philippines, ganun din ang gawin ninyo. Please, if you have the chance, please do get your vaccine. I'm not saying na hindi kayo ma-infect, but it will protect you for the, you know, hindi ganun kalala pag ma-infect, kayo, pag vaccinated kayo. After office, isasama ko kayo, may pupuntahan tayo, and ipapakita ko nga sa inyo yung mga status or yung kaganapan dito sa Qatar. Hello guys, andito ako ngayon sa appointment ko sa derma. So tanggalin ko ngayon. Hindi ko matanggal yung mask ko. So, kakatapos ko lang sa appointment ko dito sa derma. Kaya, marami akong mga gamot. Kasi nga, ever since nag-pandemic, marami akong tagyawat at yung dermatitis ko hindi natigil dahil sa kaka-alcohol. Kaya, ayan, nagpa-appointment ako at nagpa-check-up. So, maraming creams na binigay at para din sa aking pimples. So, ayan. See you later. Ang tagal ng sundo ko. Kanina pa ako dito. Hinihintay ko yung driver namin sa office. Kasi hindi ko dinala yung sasakyan dahil ang hirap ng parking dito sa clinic. So, nagpatid ako sa kanya. Ngayon, hinihintay ko yung sundo ko. Hinihintay ko pala siya. Tagal. Guys, andito tayo sa loob ng hospital. Dadaan lang ako, bibili ako ng pagkain. Gutom na ako. So, dito ako bibili sa coffee bean and tea leaf. Coffee bean and tea leaf. My favorite matcha tea latte. Alright guys, so paalis na tayo ng office and punta tayo ng IKEA. Alright, so andito na yung aking husband. Sunduin na tayo. Sinundo na. So, andito na yung ating sundo. Inumbo ako bigla. Yan siya. Welcome back. So, ito na si Irwin. Pabunta kami ng IKEA. IKEA again guys. So, last vlog ko, last video, I think 3 months ago, pumunta kami ng IKEA. So, ngayon, papunta ulit kami ng IKEA. It's our go-to place for a home accessories or lahat-lahat ng gamit sa bahay. Affordable kasi siya. So, punta tayo kasi mayroon akong bibilhin at may pinabili din yung mga kasamahan ko sa office na gusto nila. So, yeah. Sama ulit kayo sa amin sa IKEA. Ipapakita ko ulit yung tsura ng IKEA ngayon. After 3 months. And of course, after IKEA, kakain tayo sa isang Korean restaurant. Wow! Kala nyo kayo lang may samgyupsal dyan sa Pinas. Meron din po kami dito sa Qatar. We'll be right back.
ito yung ginagawa. Check ang kanilang. Okay. Meron kaming free voucher. Pero hindi kami dito kakain. Muna tayo sa kanilang showroom. Magtingin-tingin tayo at para ma-inspire na mag-organize sa loob ng bahay. Gusto ko dito pumunta pa, Han. CR pa po. Ah, mag-CR pa daw siya. Kuha tayo ng cart. Kaya ako gustong pumunta dito. So, ito na yung kanilang showroom. Kasi nagkumukuha ako ng mga inspiration para sa future house namin. Cart. Clean? Yes. Sure? Yeah, yeah. I will spray. No need. I have ako. I will double spray, okay? Yung kanilang restaurant. Yan, pero hindi tayo pupunta dyan. Meron sila dito. Yan. So, ito 1,300. Ito talaga yung gusto ko. O, yan. Yan. Ganda. Pinaka gusto ko na kitchen na binabalik-balikan ko dito sa IKEA. All white lang siya. Tapos, ang maganda is bamboo. Yung kanyang countertop. Diba, napakalinis. Ayun, ang daming storage. O, diba, ang ganda. This is the pantry. Ah, this is the fridge. Diba, built-in. Wow, laki ng fridge. O, diba, ang dami mong storage area. Ito yata is for yung mga cleaning items. Tapos ito na yung dining. Ganda, super ganda, super love. The chair ko sa bahay. This one. Super nice, super comfortable.
Sabi ni daddy ko noon, kamukha ko daw si Mona Lisa. Sila mga fake plants sa decoration. So andito tayo sa mga kandila. Kasi bibili ako ng kandila. Guys, meron silang lahat ng mga klase ng scented candles. So ito bumibili ko para sa kitchen. Ang binibili ko usually yung maramihan. Ito kasi bumibili ako para sa toilet. Kasi pag Bath and Body Works, nanginayang ako pag sakit sa toilet tsaka sa kitchen ang mahal. Pang living room lang yun tsaka bathroom. Kanilang pick up area. So, like sa mga furniture, dito nyo yan kukunin yung mga items o yung mga parts ng inyong mga furniture. So, kada aisle, nakalagay yan doon sa, katulad nito, oh. So, pagpunta kayo dito, ito lang yung titingnan mo. Yan, titake nyo lang yung photo. So, nakalagay kung saang aisle siya, saang section. Yan, so, ganyan siya dito sa IKEA. Yan, per aisle, yung mga items. At meron din pala silang mga bargain area. Bargain corner sila dito. Yun yung mga items na parang hindi kinuha. So, naka-less na yan sila, guys. Tingin tayo. Baka may makita tayong mga... Ay, ito. Ang ganda nito, guys. Ayan, tingnan mo ito. Original price niya is $425 to $55 na lang. Ganda nito. Leather ba ito? Ayan, oh. Ay, ang ganda, leather siya. So, from $589 for $195 na lang. So, ayan. Marami, marami dito, guys, na mga naka-discount. Pero as is na to. Ayan. Lahat dito sa bargain corner, as is na siya. So, pag bibili kayo, ang hirap i-deliver kasi dapat magkasya sa sasakyan ninyo. Hindi na nila i-disassemble. Tapos na tayo doon sa IKEA. And pasok tayo dito sa Doha Festival. Maghanap ako ng SD card. So hintayin ko lang si Erwin dun sa labas ng Monopre. Hinatid niya lang yung ano, yung mga pinamili ng na IKEA sa sasakyan. Then we will go to Virgin Store or sa FNAC. Maghanap ng SD card. Ayan. So, nakikita ninyo guys, bukas yung mga store. Pero, konti lang yung tao. Hindi marami. Super. Konti lang. Ayan. So, andito yung Monopre. Andyan yung Monopre. I don't know if you can see yun. Monopre. Dan tayo dyan mamaya. Bumalik ako guys. Dadan ako dun sa Boots Pharmacy. Kasi baka nakasale yung Cetaphil. Eh, yun yung ginagamit ko lately sa aking face. Dahil naging sensitive na siya. So, titingnan natin kung nakasale yung Cetaphil. Ayan guys, nakasale ang Cetaphil. Tingnan mo ha. Yung original price nito is, basta nasa 100 plus ito. Itong ano na to. Ito yung ginagamit ko, oily skin cleanser. So, 89 reals na lang siya from 119. Okay, naka-sale siya. Ito yung kukunin ko, tapos ito. Ayan, naka-sale. Naka-sale din ang Maybelline Fit Me Matte Poreless. This is Doha Festival City. Mahal na dahan. Mangkuta. SD card. Guys, punta tayo dun sa taas, sa Virgin. Hanap na SD card. Yan si Erwin. So, meron din kami ditong mumusu. Pero mahal.
mahal sa Mumusu. Hema. Eto, Hema. Maganda din dyan. We're going to the Korean restaurant now, guys. Tapos na kami sa IKEA. And later, ipapakita ko kung anong mga napamili namin sa IKEA at sa Boots Pharmacy. Guys, nandito na tayo sa loob at para mag-order, ito yung ginagamit nila. Yun. So, isa-scan mo yan. Wala silang menu na paper. So, ito, isa-scan mo lang. Yan. So, isa-scan niya lang yan. And then, makita mo? Pag-scan, ito yung magiging itsura nyo, guys. Ayan. Dito kayo mamimili na i-orderin ninyo. Ito yung in-order namin, guys, yung barbecue set menu, surf and turf. Ayan. So, it includes marinated prawns, squid, chicken, ribeyes. Ayan. Yan yung mga kasama. So, ito. Yes. Wow. Good for two. Ito yung kanilang mga sides. Ang gulay. Yeah. So, kain tayo, guys. Ayan. Kain tayo. Hello again, guys. Andito na tayo ngayon sa bahay. Kararating lang talaga namin. At papakita ko ulit sa inyo yung aking dalawang makulit na alaga. Ito si Molly. And ito si Miley. Ayan, gustong sumali. Ayan. So, ayan. I will do a quick haul sa mga napamili natin sa IKEA. Bale, konti lang naman yung binili namin sa IKEA. Na-disinfect ko na kaya nagkalat. Mayroon sa likod. Mayroon dito sa harap ko. So, ang unahin ko muna is yung galing doon sa derma ko kanina. Pumunta ko ng derma kasi mayroon akong mga allergy at ayaw mawala-wala yung allergy ko. Like sa dito sa mga kamay ko. So, marami yan. And yung pimples ko, tingnan mo, I have an existing, hindi naman siya ano na, pagaling na siya, so mga remnants na lang or mga scars. Kaya pumunta ako para naman magkaroon ako ng gamot. So, I have dermatitis, contact dermatitis, and mild urticaria. So, sa urticaria ko, ang binigay sa akin is itong Telfast. Kaya pag manangangati, so ito yung binigay sa akin. And then, para sa hands, ito. Itong Sinovate. Ayan, cortisone yata ito. Para dito sa hands. And ito, ito naman is tretinoin. So, bigyan ako ng tretinoin for my face. Ayan.
And ito is a cream. After ng tretinoin, ito yung ilalagay ko daw na moisturizing cream. Anong pangalan niya? Pantenol. Pantenol. Yung isa pala is Smoderm. Smoderm cream. I don't know if I pronounce it correctly. And para dito sa hands, Aqueous cream. Ayan. So ito, ina-apply to before yung aking cortisone. Apply yung aking gamot for the allergies and for my pimples. So lahat-lahat ito, nabili ko ng 13 reals lang binayaran ko sa clinic. Alright, yan yung isa sa magandang benefits dito when you live in Qatar. If you have a government, usually they issue government health card. So, mura lang ninyo mabibili yung mga gamot. Ayan, so we'll go to my Boots Pharmacy haul. So, nakita niyo kanina, pumunta ako ng Boots Pharmacy kasi nga naganap ako ng Cetaphil kasi nga yun ang recommended din ng aking derma dito. And nung nasa Pinas ako, Cetaphil naman talaga yung ginagamit ko before. So, bumalik ako sa Cetaphil. And luckily, nakasale yung kanilang cleanser, which is oily skin cleanser. Ito yung ginagamit ko. From 119 to 89 reals na lang siya. So guys, kayo na lang convert. And I will try, first time ko ito try itong kanilang sun protection, SPF 50. It is a lotion. So it says fragrance-free, paraben-free, non-comedogenic, non-greasy, hypoallergenic. So it is for sensitive skin. So for face and body na siya. Yan. So sana mahiyang ako. First time kong gamitin ito. Pagpasensya nyo na at kung may mga naririnig kayo sa background, okay, lagay na lang natin dyan. And doon din sa Boots, naka-sale yung Maybelline na Fit Me Matte Plus Poreless. Ito, try ko to. First time ko rin itong try. I'm in the shade 110 Porcelain. Hindi ko alam kung ito yung shade ko kasi wala silang tester. Ayan. Hopefully, sakto siya sa aking shade. Yung dalawa nagmamadali kasi kakain pa sila. So, we will go to my IKEA haul. Na-disinfect ko na pala ito lahat sila, guys, before ko inilabas. Okay. Of course, yung pinunta ko sa IKEA is itong kanina nakita ninyo, itong candles. Ang bango nito, this is vanilla and this one is raspberry. So, pang ano ko to, pang kitchen. Pag naluluto kami, especially mga tuyo, prito, ito yung ginagamit ko, pang kitchen. Bango niya. And ito, binili ko din siya. Ito naman is tatluhan na siya. Hindi ko alam kung parang rose flowers kasi siya si Molly. Ayan. So, mabango din siya. This one is medyo magkamahalan. Ito, 25 reals. Pero matagal na siya maubos. This is for my toilet, for my bathroom. Ulit! Ito pala, this one is, magkano ba ito, han? 9 reals or 15? I forgot. Masamura lang to guys. Tsaka marami na siya. At dalawang ganito for the toilet din. Bango nito. Bango niya. Super bango. Bango nito. 5 reals lang. Babalik ako para bibili ko niyan. And ito. Ito pa isa sa pinanta ko doon. Yung salad spinner. Yan. Salad spinner. Kasi nagsasalad ako tuwing gabi. Yan. Alam mo na, balikan rin doon program. Kaya ito yung gagamitin ko. Kasi ang mahal nito pag sa labas ko or sa Carrefour or sa mga groceries, ang mahal dito sa ano sa IKEA, ano lang siya, 15 reals. But also, this is the scooper. Scooper. Yan. Para sa aking pancakes at sa kung ano-ano pang isuscoop natin dyan. Basta, dalawa siya. And this one is 19 reals. And of course, yung pinaka-main reason ba't ako pumunta sa IKEA kasi naganap ako ng plato. Yung medyo malalim na plato, guys, para pag yung ulam namin is mayroong sabaw kasi mahilig talaga ako sa sabaw. Gusto ko yung ulam ko parating may sabaw. At kahit na sabaw lang, ulam na yun sa akin. Okay na sa akin yun. So, my favorite
Sabaw is of course yung aming KBL, which is Kajus Baboy in Langka sa Iloilo. And sinigang, super namit. So, ito yung nabili ko, dalawa lang. Color dark blue. Ayan. Malalim siya guys, ganyan. So, dalawa lang naman kami dito sa bahay. Tag-isa kami ni Erwin. Para pag may sabaw, di ba? Kasama na ang bowl at kanin. Nandito na siya. Alright, so yun. Ito lang yung aking mga nabili for myself. And sa office, nakita ng aking mga kasamahan o yung isang doktor doon sa office, yung gamit ko na cellphone stand or cellphone holder. So, nagustuhan niya yung ito. Bamboo siya, guys. Dalawa yung kanyang tawag dito. Dalawa yung pwede mo magyan kung maliit yung phone mo or yung malaki. So, this is just 7 reals. So, nagpabili sila ng 5. 5. So, nagbayad naman sila, guys. Alright. So, yun lang, guys. Yung ating mini IKEA boots and derma haul for today. And I hope na nagustuhan nyo itong video na ito. Sana nag-enjoy kayo sa ating tour. And I hope to see you once again sa next video. And please, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. And also, click nyo na rin yung notification bell, guys, para ma-update kayo if mayroon akong bagong upload. So, ingat! And hanggang sa muli! Bye!